Hello everybody, it's me again, Mariposa. Guys, today, let's talk about OFW. Okay? I-share ko lang sa inyo guys. Kasi, sa Pinas kasi, pag alam nila or meron silang kamag-anak na nasa abroad, okay? Ang iniisip kasi na nila ng mga tao na ay nasa abroad si ano kordapya, mapera na 'yon, ganun. Iniisip nila marami ng pera, okay? Iniisip nila mayaman na, okay? Iniisip nila easy money dito sa abroad. Pero guys, ang hindi nila alam dito sa abroad, hindi madali kitain yung pera, guys. At alam yan ng karamihan. Tulad ko, ilang taon na po ako dito, mag-iisang dekada na, pero naghihirap pa rin ang lola nyo. Totoo yun, guys. Huwag nung isipin na porket na sa abroad, mapera. Oo, buwan-buwan, automatic, meron talagang sahod. Kasi, syempre, yung employer, nagbabayad. Ang hindi ko inaano guys lahat ha, kasi naririnig ko na meron problema, halimbawa sa ibang company, ganun. Hindi ko talaga nila lahat na ano. Ang inaano ko lang talaga, yung pinaka-common talaga na monthly, may sinasahod yung employee, okay? So, ang ano doon guys is iniisip nila na mapera yung OFW. Lagi ngang may sahod buwan-buwan. Siyempre, kasi yung sinasahod ng namin buwan-buwan, saan ba napupunta? Okay? Siyempre guys, unang-una, hindi pa nga, kumbaga, ang tuwing sahod, halimbawa, ang tuwing sahod dito ay every 30. Okay, minsan nga 31 pa kung meron 31. Ngayon, 28 lang pa or 29 lang pa, nililista na yan namin or nila kung ano-ano ang gagawin sa sahod. Kung sino-sino ang pagbibigyan. Kung ano-ano ang dapat bayaran. Ganun po yun. Kaya wag po kayong mag-isip dyan sa Pilipinas, yung mga may kamag-anak na nasa abroad na mapera na dito dahil ang sahod po dito ay kukonti lang. Kung tutuusin, todo tipid din kami dito, mga kaibigan. Hindi po dito easy money. Pinaghirapan namin, nag-aantay kami. Imagine nyo, mga kaibigan, 30 days pinagtatrabahuan or 31 days. Okay? Ngayon, pagdating ng 30, nakakakuha na kami ng sahod. Okay? Ngayon, isang araw lang sa kamay. Okay? Pagdating ng gabi or hapon or kung anong oras na may time, diretso agad saan? Sa padalahan. Kasi iniisip agad yung pamilya. Para may pangtustos, para may maipakain, para may panggastos, pambili ng ulam, makain, or sa mga billings, mga bayad ng utang, ganun po yun. Akala nyo kasi, pag may sinasahod na kami dito, ang pera, lahat-lahat ba napupunta sa amin? Tingnan nyo nga po kung kayo merong kamag-anak, diba? Diba, tuwing katapusan, lagi kayong pinapadalhan. Karamihan sa OFW, di ba? Hindi ko lang alam kung yung ibang pamilya, pero hindi ako, I'm not sure kung meron kayo kamag-anak na hindi nagpapadala sa inyo. Kasi guys, pag yung mga nasa abroad, kasi iniisip kasi talaga yung pamilya. At saka guys, masarap sa pakiramdam yung nakakuha kami ng sahod, tapos nagpapadala kasi alam namin, yung pamilya namin, pamilya natin, na masaya sila kasi nakatanggap sila ng pera.
suporta dahil may pambili sila ng pagkain, pambayad ng utang, pambayad ng kung ano-ano, maibigay ng anong gusto ng mga kiddos, ng mga anak nila, di ba? Anong gusto nilang kainin, ganun po. At nakakain sila, di ba karamihan, pag nag-claim ng pera, diretso Jollibee. O, aminin nyo, di ba guys? Diretso KFC or McDo or Mag-inasal, di po ba? Pero hindi ko po nila lahat, ha? Ngayon, pagkatapos noon, nakuha na siyempre ang sarap ng kain nila. Kumbaga kami dito, masaya dahil nga, napapasaya sila at nabibili nila anong gusto nila. So, akala nyo guys, kami dito, akala nyo puro masasarap yung kinakain. What I mean is, hindi po kami yung, oo, kahit noodles, kahit itlog, pagkain pa rin yun guys. Ako, nagpapasalamat ako, kahit papaano, hindi ako nagugutom dito guys. Tsaka ayaw ko pabayaan sarili ko guys. Ayaw kong gutom. Ayaw kong magutom. Ibig ko sabihin guys, dito yung mga OFW, karamihan din guys, kumakain din ng noodles. Huwag nyo pong isipin na porket abroad, hindi na kumakain ng itlog or noodles, sardinas. Ewan ko lang po sa iba, pero marami akong kilala na katulad ko. Alam nyo mga kaibigan, hindi ako nawawalan dito ng daing, sardinas, ano tawag dyan? Mga toyo or yung bagoong or alam nyo kung tawagin na ginamos. Ewan ko lang guys, sa Bisaya ah, ginamos. Yun, lagi ako meron dito. Tapos, kumakain din kami dito ng baho. Ewan ko lang din guys ha, sa iba. Eh, hindi ko inaano nila lahat. Kasi ako guys, wala naman, hindi naman ako maarte guys. Halimbawa, nagluto ako ngayon araw, okay? Tapos meron akong bahaw, hindi naubos. So, iniinit ko lang or sinasangag ko lang, yun pa rin ang kinakain ko guys. Kung nagluto ako ngayon, tapos may matira hanggang bukas, iniinit ko pa rin yun. Hindi kami dito guys, sabihin mo, araw-araw, nagluluto ng ano, porket abroad. Hindi guys, kung alam nyo lang, kumakain din kami dito ng katulad ng kinakain dyan sa Pilipinas, normal lang yun, normal. Ganun guys. Pwede naman kami kung gugustuhin talaga namin. Pwede naman kami kumain, i-enjoy namin yung sweldo namin sa masasarap na restaurant, ganun. Pero guys, karamihan kasi, syempre iniisip, ang pinapriority namin ay yung pamilya. Diba guys? Karamihan guys sa OFW talagang ganun. Okay? So guys, isa pa, halimbawa meron ka mag-anak mangungutang, okay? Tapos hindi mabigyan. Kasi siyempre guys, hindi dito kalakihan ang sahod. Hindi ko inaano, meron din malaki. Excuse me. Katulad ng ang tawag diyan, mga engineer, okay, mga teacher siguro or assistant teacher. Okay din ang siguro ang sahod, pero hindi naman ganong kalakihan. Okay? Mang engineer siguro, malaki. So, guys, yung mga ganon, kung gugustuhin, kahit ako, halimbawa, maliit lang yung sahod ko, pwede talaga i-enjoy yung sahod namin na kumain kami sa restaurant or kahit saan, mabibili ko anong gusto ko. Kung gugustuhin ko lang talaga na hindi ko iisipin na may papadalhan ako, na may tutulungan ako, kung baga, iisipin ko lang talaga yung sarili ko, talagang kaya ko. Pero dahil Pinoy nga tayo guys, di ba? Talagang ando doon yung ating pagmamahal sa pamilya. Eh talagang pinapriority talaga ng mga OFW yung pamilya. Okay guys? So, pagpasensyahan nyo na po yung mga kamag-anak nyo na nasa abroad, yung nangungutang kayo na hindi kayo kayang pautangin kasi po, hindi kasya yung budget nila. Kasi yung sahod nila ay gamay lang, yutay lang, konti lang. Ako guys, sa totoo lang, mag-iisang dekada na ako dito. Ibig sabihin,
10 taon. Magsa-10 taon ako dito. Pero eto, mahirap pa rin ako. Kasi, ang sahod ko, tama lang. Kasi guys, nagpapadala ako sa pamilya ko. May tinutulungan ako. Kaibigan, relatives. O syempre guys, hindi natin maiwasan yun pag may nangangailangan, di ba? Ako, lalo na ako, hindi kong matitiis pag mayroon duna na nangangailangan sa akin ng tulong, tumutulong ako kung ako ay meron extra. Okay? Kung wala, pasensyahan. Ganun lang guys ang ginagawa ko. Tapos guys, isa pa, pag ako'y nakakatanggap na ng sahod, lagi talaga ako bumibili ng para sa sarili ko. Okay? Bukod sa mga shampoo, lotion, cologne, perfume, ganon. Actually guys, yung cologne ko dito, Johnson's Baby Cologne lang. Actually, hindi ako bumibili ng, alam niyo yung mamahalin na perfume, hindi, or cologne. Normal lang, Johnson's Baby Cologne, okay na sa akin. Kasi guys, paborito ko kasi yung pabango na yon. Okay, okay na sa akin. Kahit yung, at saka guys, hindi ako dito yung nagsasabon ng sabihin ng mga mamahalin. Hindi. Safeguard, okay na sa akin guys. Kahit anong sabon, basta sabon, okay na yung anong tawag doon? Yung sabon sa mga damit, pampalaba. Ang tawag doon, paano ko ba sabihin? Panglaba ng damit. Okay na, sabon powder. Bumibili ako dito guys, mga baratuhon lang. Hindi ako bumibili ng mga mamahalin. Diyos me, kung pwede nga lang, bumili ako ng yung pinaka-mura dito. Yun talaga guys, ang inaano ko. Kasi syempre guys, kailangan natin magtipid. At saka guys, ako talaga, tuwing pag nakakuha ko ng sahod, bumibili talaga ako para sa sarili ko. Halimbawa, damit. Ayan guys. Sapatos. Ayan. Kasi guys, wala kasi ako uniform. Everyday, pumapasok ako, wala akong uniform. So, kailangan ko ng damit. So, ang ginagawa ko guys, bumibili ako ng tela or materials, okay? Then, pinapatahi ko. Kung napapansin nyo guys, yung mga damit ko ay isang style lang na puro duster. anong tawag doon? Bestida, na parang pangbuntis, na hindi naman po akong buntis, na malaki lang yung baby fat ko. Na nagpapatahi talaga ako monthly, ayan, kasi kailangan ko yun araw-araw guys. At saka sapatos doon guys, pag nabibili ko yun, masaya na ako, okay na sa akin. Mas kumbaga, mas gusto ko pa nga na makabili ako ng damit, ng sapatos or bag, kaysa sa kakain ako ng masasarap sa restaurant. Sa akin kasi guys, noodles, itlog, okay na sa akin. Ang importante, hindi ako gutumin. Yun lang yung guys. Isda, syempre, lagi ko yun din ang inuulam. Isda prito, sabaw. Ganun, normal lang guys. Manok. Hindi, alam nyo kasi guys, dito kung sa totoo lang, mas maganda talaga sa probinsya or sa Pinas. Kasi guys, dyan kasi sa Pinas, kahit anong gusto mong lutuin, kainin, kaya. Although dito, pwede naman, pero unang-una, bawal dito yung oink-oink. Meron dito, guys, oink-oink, nagbebenta. Pero, kailangan meron ka lisensya. At saka, hindi siya exposed. Parang patago pa siya, ganun. Unlike sa Pinas, kahit saan ka pupunta ng market, wet market, meron. Ganun. At saka, kahit saan, anong gusto mong gulay, saan-saan mo lang makikita or mabibili, meron. At saka, mura. Dito guys, ang mahal guys. Mahal talaga. Kaya mas masarap talaga guys, tumira sa probinsya or sa, basta sa Pilipinas. Ayun. Manok. Lagi dito manok. Baka nga pag uwi ko guys, meron ako pakpak. Pero guys, alam nyo guys, dati, share ko lang. Yung medyo, anong tawag doon, yung bata pa kami, bihirang-bihira lang talaga kami nakakain ng manok. Once in a blue moon lang. Kasi dati guys, hindi talaga kami nakakabili ng manok. Puro kami bulat, isda,
gulay, ayun, manok, bihirang-bihira lang. Pag nakakaulam kami ng manok, parang, minsan ha, dati, parang ang saya na namin, uy, pang ano to, yayamanin. Pero guys, ngayon naman, araw-araw. Pero, thanks God, kasi, syempre guys, di ba, ano na yun? Ang swerte na, kasi may ulam ka na. May ulam ka, manok na kabili ka. Kahit ilang kilo kung gustuhin mo. Pero hindi ko sinasabi guys na mapera ako. Wala akong ano guys. Yun nga ang pinoproblema ko guys. Matagal na ako dito, pero wala akong naipon. Wala akong ano, hindi ako nakabili ng property. Kasi, bakit? Isa pa yun guys ha. Bakit ang mga OFW ay nagtataka yung ibang tao? Bakit yung bahay ganun pa rin? Hindi pa rin kagandahan or hindi pa rin concrete or ano? Kasi syempre, well, although yung ibang ano, meron na kaya nilang magpagawa. Kasi siguro, depende kasi yung guys sa sahod. Okay? At saka, diba, uso ngayon yung mga ano, yung pahulugan na bahay. Yung housing, yun, nagtsatsaga sila 10 years, 15 years, 25 years, ganun. So ako guys, hindi ko kaya yun dahil hindi kaya ng sweldo ko. Kasi pinapriority ko talaga yung pamilya ko. Tsaka ang dami ko guys, tinutulungan. Ang dami kong sinusuportahan. Hindi nyo lang, although hindi alam ng pamilya ko, pero siyempre, alam ko sa sarili ko kung sino-sinong binibigyan ko. Pag ako nga, guys, nagbibigay sa mga kaibigan ko o relatives, hindi na nga ako nagsasabi sa pamilya ko dahil, siyempre, baka, hindi lang baka sigurado. Kasi, isipin nyo, kung yung sarili ko ng pamilya naghihirap, bakit pa ako tutulong sa ibang tao? Eh, kung yung tinulungan ko ibang tao, eh, bakit hindi sa pamilya ko? Which is true naman. Pero, guys, kahit papano, thanks God, hindi naman nagugutom yung pamilya ko. Isa din yun ang lagi kong sinasabi din sa kapatid ko na pag kung tumutulong man ako sa iba, hindi kayo nagugutom. Kumbaga, syempre, una, pinapriority ko kayo. Magreklamo kayo sa akin kung pinapabayaan ko kayo tapos tumutulong ako sa ibang tao or kaibigan na kahit hindi ko relatives. Yun ang ano ko naman. Kaya, sabi ko, lagi lang tayo masaya. Guys, alam nyo dito sa Qatar, guys, kung wala kang trabaho, hindi ka kikita ng pera. What I mean is, kung nakatenga ka dito, wala talagang sahod. Or wala ka talagang pera. Kaya naman, monthly, may sahod kasi may trabaho. Ganun lang yun, guys. At saka, hindi kalakihan yung mga sahod dito, guys. Hindi porket OFW, ang laki-laki na ng sahod. Yun, guys, ang totoo. Minsan nga, guys, karamihan nga dito, tipid-tipid lang talaga sa pagkain para lang hindi gagastos, para lang may maipadala sa pamilya. Totoo yun, guys. Oo, totoo yun. Iniisip ko nga guys, no, what if kung kasi guys, ako single, okay, wala po ako anak, okay, ang sinusuportahan ko yung pamilya ko, mother ko. Naisip ko, paano pala kung nagkataon, no, may anak ako, apat, lima, paano ko kakayanin, suportahan yun yung anak ko? Tapos halimbawa, nagkataon na wala akong asawa. Kumbaga, hiwalay kami. Tapos nagkataon siguro kung yung ang tatay ng mga anak ko na hindi sumusuporta or nabiyuda ako. Diba? Naisip ko, paano ko bubuhayin? Parang ang hirap, guys. Ang hirap. Kasi katulad ng sahod ko, hindi kalakihan. Ang hirap. Kasi, guys, kung sumusuporta nga ako sa pamilya ko, parang
kulang pa para sa sarili ko. Kumbaga, kulang kung marami pa akong gustong bilhin sa sarili ko na hindi sapat kasi nga binabudget ko yung pera. Naisip ko, what more but kung nagkataon meron akong anak, hindi ko talaga kakayanin, guys. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Kaya, guys, hindi porket abroad ay maraming pera. Huwag niyo pong isipin yun. Pasalamat na lang po kayo na kung magkano ang pinapadala, tanggapin na lang at accept the reality. Yun lang po. At pasalamat na lang po kayo dyan, yung mga kamag-anak nyo dito sa abroad ay walang masamang nangyari or nasa mabuti silang kalagayan. Kasi po, alam nyo naman yung ibang bansa, minsan hindi talaga natin naiwasan na maraming na nagaganap na kumbaga hindi siya na sinuwerte, na nagkamalas-malas yung pag-abroad niya, di ba? So, lagi nyo na lang po pagdasal yung mga kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay sa abroad. Ang importante, nasa mabuting kalagayan, walang sakit, okay, at nakakapagtrabaho ng maayos. Dahil kung nakakapagtrabaho ng maayos at walang sakit, ibig sabihin, may trabaho siya at nakakasahod ng maayos. At ang ending ay may sweldo. Plus, ending, napapadalang kayo ng pera. Yun po yun. Ang dami kong sinabi. Guys, pasensya na kayo. Kayo na bahalang mag-adjust sa akin. Wala kasi akong magawa eh. Actually, kakain ko lang ng noodles. Busog ako, guys. Ngayon, guys, kailangan ko na magluto, guys. Para lunch. Okay, guys. So, guys, salamat sa panonood sa aking shooting kahit walang kwenta. Guys, again and again, maraming salamat sa oras na panonood sa aking shooting. Ingat po kayo lagi. Magdadasal po kayo lagi na sana walang masamang mangyari sa inyo na masama sa mga mahal nyo sa buhay. Ako, guys, alam nyo, guys, kahit hindi ko kamag-anak, pag may nakita lang ako sa labas na, alam nyo, parang na nakaupo na ng lilimos, pinagdadasal ko rin talaga, guys, na sana walang, kasi naglilimos na nga, ano, na pinagdadasal ko na sana hindi siya magkasakit. Kasi what more kung may sakit, saan siya kukuha ng pera, di ba, guys? Yun lang yun, eh, parang masakit sa dibdib, guys, na meron, na bakit ganun, no? Talagang sadyang sinuwerte talaga yung mga pinanganak na may pera, na pinanganak na yayamanin. Pero ako, guys, kahit pinanganak ako ng mahirap, masaya ako kasi minahal kami, kumbaga nagmamahalan kami, magkakapatid, buo kami, at hindi naman kami nakaranas ng matinding problema. Siguro ang masasabi ko lang, pinakamatinding problema or sakit sa dibdib, yun lang po ay yung namatay si Papang, yung iniwan kami ng Papang ko. Lahat naman tayo, guys, namamatay. Ako, hindi ko alam, baka bukas, hindi na pala ako nagising, di ba? Baka tepok na ako. Hindi natin masabi kung kailan yung buhay natin, pero wala tayong magawa, kundi accept the reality. Ganun lang. Pero as long as buhay tayo, ingatan natin yung sarili natin. Ingatan nyo po yung mga sarili nyo. At ingat po kayo lagi. Okay, mga kaibigan? So, once again, thank you very much for watching my shooting. Bye!